Duk, kumusta naman tayo dyan? Alam ko marami tayong mga pagsubok na pinagdadaanan sa panahon ito. Pero, kapit lang, tiwala lang tayo sa taas at tayo'y makakalagpas din sa mga pagsubok na ito. Sa araw na ito, tayo ay gagawa ng demo presentation para sa ating proyekto. So, tara! Let's go! Pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't... Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Naway gabayan niyo po kami sa paksang aming aaralin. Amen. Magandang umaga, class! Ako'y lubos na natutuwa sa pagkat napakaganda ng inyong silid-aralan ngayon. Napaka-organisado at malinis. Maaari na kayong umupo. Pakitaas lamang ang inyong kamay kung kayo'y naririto. Alfonso Mark, Basa James, De La Cruz Juan, Perez Marco, Vargas Tomas, Besa Jenny, Carlos Atina, De La Paz Marie, Isguera Joyce, at Binibining Malyari Rose. Ako'y natutuwa sapagkat kayo ay kumpleto ngayon at walang lumiban. Ikinagagalak kong makita kayong muli sa araw na ito. Class, bago tayo pumunta o tumungo sa panibagong aralin, maaari bang magbigay kayo o ibigay ninyo kung ano ang paksang ating tinalakay noong nakaraang araw? Wow! Sadyang napakaraming nagtataas ng kamay. Dahil dyan, bubunot tayo sa inyong mahiwagang card na kung sino ang magbibigay ng o magbabahagi sa klase. Binibining at Tina, maaari bang ibahagi mo sa klase natin kung ano ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Mahusay! Ang ating tinalakay ay ang bahagi ng pananalita na kung saan binigyan pansin natin ang pag-aaral sa pangalan. Bago tayo magtungo sa ating aralin o paksa ngayong araw, nagawa niyo ba ang tagang aralin ninyo? Okay, kung nagawa ninyo, maaari bang magsitayo ang lahat? At sabayan ang kantang aking ipapatugtog at pati na sasayaw din kayo mga bata? Okay. Magtanim ay bibiro, maghapong na tayo ko. Di man lang makaupo, di man lang makatayo. Braso ko'y namamanhit, baywang ko'y nagagawin. Hindi ko'y namimiti sa pagkapapat sa tubig. Sa umaga pagkising, ang lahat iisipin. Saan may pananim, may masarap na pagkain. Braso ko'y namamanhit, baywang ko'y nagagawin. Hindi ko'y namimiti sa pagkapapat sa tubig. Halina, halina, mga kaliya, tayo'y magsipag-unat na. Magpanibago tayo ng ibinigay. Sa araw na ito,
Nakikita nyo ba ito? Class, ito ay camera. Sa kamerang ito, may mga larawan tayong ipapakita. Maaari bang tukuyin ninyo kung ano ang mga larawang nandirito? Si Binibining Marie. Ano ang nakikita sa larawang ito? Binibining Marie? Tama! Ang mga bata ay naglalaro. Sunod? Ano ang makikita sa larawang ito? Tama! Ang larawan ay nagpapakita na ang tao ay naliligo. Ano naman itong pangatlo? Tama! Ang bata ay umiinom. At ang pang-apat, ayan. Tama! Sila ay sumasayaw. At ang panghuling larawan? Ayan. Magaling! Ang bata ay tumatakbo. Sa araw na ito, class, ating tatalakayin ang tungkol sa pandiwa. Maaari bang basahin ito ng sabay-sabay? Mahusay! Ang pandiwa ay isang salitang nagpapahayag ng kilos o ng galaw. Kagaya ng ating tinalakay noong nakaraan, ang pandiwa ay bahagi ng pananalita. Para magkaanyo ang pandiwa, may tinatawag tayong salitang pawatas. Maaari bang basahin ito? Magaling! Ito ay binubuo ng salitang ugat at ng mga panlapi. Narito ang halimbawa ng pawatas. Mayroon tayong panlapi na kung kailan tinalakay na rin natin ito sa nakalipas na aralin. Ang panlapi natin ay U at ang salitang ugat ay uwi. Kapag pinagsama ang dalawa, magiging umuwi. At yun ay ang pawatas na salita. Narito ang pangalawa nating halimbawa. Ang panlapi ay eat at ang salitang ugat ay kain. Kinain. Ang pawatas ay kinain. Sige nga, magbigay nga kayo ng ibang halimbawa. Magtatawag tayo na magbibigay ng halimbawa. Ayan, Ginoong Mark, maaari bang magbigay ng halimbawa? Tama! Naunawaan ba, class, kung ano ang salitang pawatas? Kung ganon, dumako naman tayo sa mga aspekto ng pandiwa. Una ay ang aspektong perspektibo. Maaari bang basahin? Sabay-sabay, class. Tama! Ito ay aspektong nagsasaad ng kilos na nasimulan at naganap na. Halimbawa, narito ang anyong pawatas. Maglaba. Ang perspektibo ay naglaba. Ibig sabihin, nasimulan na at naganap na. Naglaba. Ang pangalawang halimbawa ay kumain. Ang perspektibo niya ay kumain din. May mga salita na hindi na kailangan ng pagbabago sa perspektibo.
bibigay ng halimbawa? Okay, number 4. 1, 2, 3, 4. Oh, binibining Jenny. Sige nga, maaari ka bang magbigay ng isang halimbawa? Tama! Meron pa bang magbibigay? Okay, Ginoong Tomas. Tama? Naunawaan na ba, class, ang perspektibo o aspektong perspektibo ng pandiwa? Kung ganon, dumako tayo sa perspektibong katatapos. Ito ay bahagi ng perspektibo din. Pakibasa nga, class, sabay-sabay. Mahusay! Ito ay nagsasaad ng kilos na katatapos pa lang. Narito ang halimbawa. Ang butas ng maglaba at ang perspektibong katatapos pa lamang ay kalalaba. So, ang kailangan lang ay ulitin natin ang unang pantig ng salitang ugat. Ito, ang pangalawang halimbawa, kumain. Dahil kakatapos pa lamang, uulitin natin yung ka. Kumain, kakakain. Mag-iiba siya sa panlapi niya. Kakakain. Naunawaan ba, class? Sige nga, kung naunawaan natin, magbigay kayo ng halimbawa. Wow, ang daming nagtataas ng kamay. Binibining Jenny, maaari ka bang magbigay ng numero? Number 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ginoong Mark, maaari ka bang magbigay ng halimbawa? Mahusay! Ang galing! Naunawaan niyo na ba lahat, class? Kung ganon, dumako tayo sa sunod na aspekto. Ito ang aspektong imperfectibo. Sige nga, pakibasa nga ng sabay-sabay. Mahusay! Ito ay nagsasaad ng kilos na nasimulan na, ngunit hindi pa ito natatapos. Ito ang ating halimbawa. Ang pawatas natin ay maglaba. Ang imperfectibo naman natin ay naglalaba. Inulit ang unang pantig sa salitang ugat. Naglalaba. Narito ang pangalawa nating halimbawa. Kumain. Kumakain. Sige nga, magbigay nga kayo. Tama. Naunawaan na ba, class? Kung ganon, dumako naman tayo sa panghuling aspekto. Ito ay ang kontemplatibo. Sige nga, pakibasa. Sabay-sabay, class. Mahusay. Ito ay nagsasaad ng kilos na hindi pa nasisimulan. Halimbawa lang nito ay maglaba. Maglalaba. Pag ang panlapi ay mag, ibig sabihin mag-uumpisa pa lang. Pag ang panlapi natin ay nag, ibig sabihin nun,
naumpisahan na. Kaya, ang kontemplatibong ito ay maglalaba. Mag-uumpisa pa lamang. Naunawaan ba? Kung naunawaan, maaari bang magbigay ng halimbawa sa kontemplatibo ng pandiwa? Lahat kayo nagtataas? Binibining Rose. Sige nga, magbigay ka ng halimbawa. Tama! At dahil dyan, naunawaan nyo lahat ang ating aspekto, may inihanda akong gawain. Alisin na natin to. Ayan, may hinihanda ako sa inyong gawain. May mga salita akong ipapakita at ididikit natin ito dito. Ang una ay perfectibo, perfectibong katatapos, imperfectibo, at ang dito sa dulo ay contemplativo. So, narito ang unang salita, nagmahal. Saan ito dapat idikit? Binibining Joyce? Tama! Sa perspektibo ito, naka dapat ilagay. Nagmamahal. Saan ito dapat ilagay? Anong uri ng aspekto ang nagmamahal? Tama, imperfectibo. Mahusay. Dumako naman tayo sa sunod na salita. Magmamahal. Magmamahal? Anong aspekto ng pandiwa ito? Tama, ito ay isang kontemplatibo. Ang galing! At ang panghuli, kamamahal. Ayan. Saan to, binibining? Marie! Binibining Marie. Kamamahal. Tama! Ito ay sa perfectibong katatapos. Ang galing. Sumunod naman na salita. Ayan. Kasasampay. Sa ang aspekto ng pandiwa ito, nararapat. Ginong Tomas? Mahusay! Ito ay sa perspektibong katatapos pa lang. Itong sumunod na salita, saan to? Ginong Huwang, ngayon lang kita na ano. Sige, ikaw na. Nagsasampay, Ginong Huwang, sa ang aspekto nararapat ito? Ay, mahusay. Imperfectibo. Ang sumunod na salita naman, magsasampay. Anong aspekto ng pandiwa ito?
nito nararapat. Ay, wow, mahusay. Perfectibo. Ito ay nasa perfectibong pandiwa. Aspekto ng pandiwa. Ayan, dumako na tayo sa panghuling salita na halimbawa, oh. Ito, nagpunas. Sa ang aspekto ng pandiwa ito, nabibilang. Sige nga, binibining Marisa, ito nabibilang? Mahusay, ito ay nabibilang sa perfectibo. Itong magpupunas, saan naman ito nabibilang? Ginanguan? Tama, ito ay nabibilang sa kontemplatibo. Ang nagpupunas, saan ito nabibilang, class? Ginoong James. Tama, ito ay nabibilang sa imperfectibo. At syempre, ang panghuli at wala ng iba, ang kapupunas pa lamang, ito ay nabibilang sa perfectibong katatapos. Napakahusay, class. Sadyang naunawaan ninyong lubos ang ating tinalakay. Dahil dyan, dadako na tayo sa uri ng pandiwa. Ayan, may dalawa tayong uri ng pandiwa. Ang una ay ang pandiwang palipat. Sige nga, pakibasa nga class ng mga ng unang uri ng pandiwa. Sabay-sabay class. Okay, mahusay. Ito ay ang pandiwang nagtataglay ng kilos at nangangailangan ng tuwirang layon. Narito ang ating halimbawa. Si inay ay nagluto ng sinigang na baboy. Ang ating pandiwa ay ang nagluto. At ang tuwirang layon dito ay ang sinigang na baboy. Sa pandiwang palipat na ito, tandaan lamang natin na ang pandiwa ay sumasagot sa tanong na ano? Ano ang niluto ni inay? Iyon ay ang sinigang na baboy. Sige nga class, naunawaan ba? Kung ganon, magbigay nga ng halimbawa. Wow, ang galing. Tataas kayo ng kamay, lahat. O sige, binibini. Joyce, magbigay nga ng halimbawa. Mahusay. Ginong Mark, anong halimbawa? Ay, magaling. Napakahusay yung class. Panawaan ba, class? Okay, class, dumako naman tayo sa pandiwang katawanin. Pakibasa nga. Mahusay. Ito ay pandiwang nagtataglay ng kahulugang buo at hindi na nangangailangan ng tuwirang layon. Ito yung mga pandiwang hindi na nasasagot ang tanong na ano. Halimbawa, si Ana ay nagluto ng tanghalian.
nagluto at si Ana ay nagluto ng tanghalian. Walang sinabi kung ano ang kanyang niluto. Hindi ito tumutugon sa tanong na ano? Naunawaan ba? Kung gayon, maaari bang magbigay kayo ng mga halimbawa? Ginoong Mark, maaari ba? Tama, mahusay. Ginoong Juan, tama. Binibining Marie, may halimbawa ka ba? Mahusay. So class, naunawaan na ba ninyo lahat? Kung ganon, kumuha kayo ng isang buong papel at magkakaroon ng maikling pagsusulit. Okay na ba? Sa unang bilang, ito ay binubuo ng salitang ugat at panlapi upang maging batayan ng anyo ng pandiwa. Sa pangalawang bilang, ito ay salitang nagpapahayag ng kilos o galaw. Ang pangatlo, ito ay aspektong nagsasaad ng kilos na nasimulan at naganap na. Sa pang-apat na bilang, ito ay ang aspektong nagsasaad ng kilos na nasimulan ngunit hindi pa natatapos. Panglima, ito ay ang pandiwang nagtataglay ng kilos at nangangailangan ng tuwirang layon. Sa pang-anim, tukuyin kung anong aspekto ang mga sumusunod. Pang-anim, naglalaro. Pang-pito, kasusulat. Pang-walo, kaluluto. Pang-siyam, nagtatrabaho. At ang pang-sampo, namamalengke. Okay? Class, ipasa niyo ang papel papunta sa harap at pagkatapos, ibigay sa kanan. Okay? Magaling. Class, may katanungan pa ba sa ating tinalakay ngayon? Kung ganon, ang inyong takdang aralin ay magbigay ng tiglilimang halimbawa sa bawat aspektong ng pandiwa na ating tinalakay. At ito ay inyong ipapasa sa susunod nating pagkikita. Magsitayo ang lahat para sa panghuling panalangin. Panginoon, salamat sa araw na ito at kami ginabayan ninyo. Naway gabayan niyo po ang mga batang ito sa kanilang pag-uwi sa kanilang tahanan. Amen. Class, maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating talakayan sa araw na ito. Panatilihin pa ang pagiging aktibo sa klase at mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi. Naway, panatilihin niyong maging ligtas kayo at malayo sa sakit. Maaari na kayong umuwi. Paalam!